sumali ang mga hayop upang hindi makadisgrasya. Bahala si Mang Natok sa panakinggan. Balita si Radyo, kinausap niya mga kaniyang mga anak. Pinigyan niya ng mga ito ng babala tungkol sa rabis na dala ng kagat ng aso. Ano po ang dapat naming gawin? Kapag nakagat ng aso, Tatay Nato, inianika sa ama. Anak, dapat na sabihin kaagad sa magulang o sino mang kasama sa bahay. Nakumusulta ng agad sa doktor para malapatan ng paunang lunas. Salamat po, Tate Nato, sabi ni Anaka. Sali, batang magpagtimpi. Buwan ng Agosto, ang mga mag-aaral ay naghahanda ng isang palatuntunan upang ipakita kung paano maipagmamalaki ang sariling wika. Isang umaga, ibinalita ni Binibini Susan Cruz sa kanyang mga mag-aaral na pangkat Rosas ang tungkol sa gaganaping dula-dulaan. Mga bata, magkakaroon tayo ng palatuntunan tungkol sa pagpapahalaga sa sariling wika. Tayo ay magpapakita ng isang dula-dulaan. Pipili ako ng mga gaganap wika ng guro. Tuwang-tuwa ang mga bata. Sabay-sabay silang nagsabi ng kailang interes para gumanap sa dula-dulaan. Pwede po ba ako, ma'am? Maganda po ang boses ko. Maari po akong kumanta. Ang sabi ni Romeo. Ako po ay marunong sumayaw, sabi naman ni Heidi. Ma'am, sanay po akong sumulat ng script. Ang buong pagmamalaki, sabi ni Roy. Lalo po akong nakakabasa ng may damdamin, dagdag ni Romel. Binibini Cruz, magaling po ako sa drama, ang sabi ni Sally. Biglang nagsalita ng klase mula sa bandang likuran. Ma'am, huwag po ninyong piliin si Sally. Hindi po siya sanay magsalita ng Filipino. Sabay-sabay na nagsipagsalita ang mga batang Inglesera. Gustong-gusto ng magalit ni Sally at magbitiw ng masasakit na salita. Ngunit naaalala niya ang sa palaging tagubilin ng kanyang magulang. Huwag kang mainis o magagalit.
kapag ikaw ay tinutukso. Magtimpi ka sa iyong sarili para walang kang kaaway. Kaya nagpag-isip-isip ni Sally na dapat niyang gawin ng tamang bilin ng kanyang magulang. Hindi nakatiis si Binibini Cruz. Pinangaralan na niya ang mga mag-aaral. Sinabi niya na dapat pamarisan si Sally sapagkat siya ay naging magpagtimpi. Hindi siya nagagalit o naiinis nang siya ay tuksohin ng mga kamag-aral. The elephant who forgot what he was. The elephant sat on the telephone while and sang with all the birds. Am I just like you? He asked, but they only said one word, no. The elephant climbed up to Crush Tower and was hiding in the bell. Maybe I'm a snail, he thought, and this could be my shell. No. The elephant swung for 3-2-3 until his legs went limp. Maybe this is where I belong. I think I must be a chip. No. The elephant sniffed at all the flowers and he began to cry. I thought I was a bee, he said, then release, I can fly. The elephant went home and sat on his stool and stored all of his junk. This is good and this is bad. And this is goes in the trunk. Trunk, he cried. I know at last. How could I have been such and dumb? Do I know exactly what I am? And I know my name. It's Jumbo. I love the market. Today I will visit the old market, buy some goods and fill my basket. Tomatoes, potatoes, and a kilo of meat for the soup and stew that I love to eat. I would care for some apple and bananas too. Peanuts, rice, and corn. A kilo of them will do. Then a bottle of vinegar and a jar of spices. Cabbage, lettuce, vegetable of all sorts and size. If there will be coins left in my pocket, I will buy my favorite box of chocolate. Going to the market, I simply love to do. I think you'll love doing it too. Signaturang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ng mga mag-aaral sa 4 na baitang nasa loob sila ng silid-aralan. Ganito ang sinabi ng guro, mataniman ng gulay, tuturuan ko rin kayo ng wastong pagtatanim. He got his bat and ball. He wore his rubber shoes. We got his cap
mother gave him two shirts. You may wear the red one. Put the other shirt in your bag. Change your shirt to this yellow one. After playing, and I prepared 5 sandwiches. Share them with your friends. Pamilyang Pilipino. Pamilyang Pilipino, tunay na huwaran. Nagbubuklod, tunay na nagkakaisa. Makaagapay sa hirap o ginhawa. Laging magkakasama sa lungkot o likaya. Makapagdadiling ina, laging nakaagapay. Sa pangangailangan, tunay na nakaalalay. Dakilang pagmamahal sa aming bumubuhay. Kanyang payo at aral, gabay sa buhay. Amang haligi, di magsasamang umintindi. Sa pangangailangan ng pamilya, di nag-atutubili. Gahol niyang panahon, pagal na katawan, di naging hadlang sa pamilyang nais paglingkuran. Masisipag na anak, tiyaga ang puhunan. Karangalan para sa magulang, laging inaasam. Pagsisikap sa pag-aaral, mulat na kamalayan. Sandatang kaalaman, dala para sa bayan. Listen, as I read a story, Anna's birthday. Anna woke up early. It's June 15. It's my birthday today. She yelled. She ran to kitchen. Mother, it's not there. She ran to background. Father, it's not there. She went her brother room. Brother Miko, it's not there. Boo! Woo! Woo! Break! Bingo! Bingo! Where is everybody? Anna asked. It's my birthday. And nobody is around get me. Happy birthday, Anna, yelled Miko. Happy birthday, Anna, shouted Mama and Papa. Mama and Papa and Miko are in the garden. There are a table and a mat. On the table, there are food. We wanted to surprise. You said Miko, her is my gift. Lollipops. Wow, my favorite. Thank you, Miko. Cook fancy, said mother. And say mother, said father. And I have a cake with 6 candles. Because I am 6 years old. Let's sit on the mat and eat. Boo, woo, woo. Oh, bingo. You can join us.